picture ko na doon sa isa. Nandito, oh, yung picture na, ano. Binara mo yung mundo. Yung pinuha ko ng picture doon kay Dani, yung grupo. Buro na lahat ng picture, pero pero ako meron. Si Mami, maraming ito? Picture eh. Ito si tita mo. Hindi ganyan. Literal talaga na itim. Parang ganyan. Mas itim pa dyan. Sura niya. Itim. Ganun. Tapos? Pero hindi kalsada yun. Hindi dana. Hindi. Malawanag dun eh. Oo. Kitang-kita talaga siyang itim siya. Tapos kasi nakatingin? Oo. Nakatingin ko. Kanino nakatingin? Sa akin? Or sa amin? Kasi... Grupo kayo? O kami ni ate. Oo, kami kasama. Saan, nasaan kayo nung nakatingin sa inyo? Yan dito kayo? Nasa tapat ng bahay ni ano. Ah, dito? O, nasa tapat na kami nun. Kasi itong bahay ni ano eh. Dito mo eh. Diyan lapit lang. Mm-hmm. Yung mata niya, anong tsura? Hindi ko nakita yung ano niya, itsura niya kasi... Puro itim lang? Puro itim lang talaga siya. Purting tao ang ulo. Oo. Pero sobrang itim. Yung katawan niya, itim din. So pure black lang talaga siya. Hindi mo makikita yung damit, yung balat lang. Nalala ko ng ano, umiyak si Diana noon. Iniwan niya ako. Pero dito... Meron kami na tao biglan eh. Pero hindi dito sa bahay ni tito niyo, walang tao? Saan yan? Kay ata. Tito Dani? Oo, nakasarang tito ano niya. Walang tao doon? Oo, wala pa ata yung asawa niya. O, ibig sabihin, walang tao eh. Sino itong nakasilip dito? Hindi ko alam. Nasa labas ng ano ng nasa wala siya dito sa parang di ba ito yung bahay ng kapitbahay kasi dito siya malayo. Sa likod kasi di ba ito yung pinakakanto ng bahay hindi dito siya nakasilid diyan yun tapos naman nung pinagabihan din noon di ba inaasar namin si ano JL tapos nung umiyak siya di ba nasa ano kami noon na mesa tapos umiyak si, parang umiyak kung sinabi siya. Na mesa na kainan o? Oo, yung peti na. Sa labas o sa loob? Sa loob, yung peti tamarian. Tapos, di ba yun, nakabukas din nung pintuan papunta kay na Lola. Yung may mga manok. Tapos, nung nag, ano, nung sumigaw si JL, parang may gumaya sa kanyang maliit na boses. Gayang-gaya yung sinabi niya. Isang beses lang, ay, dalawang beses ata yun. Na ano mo, narinig mo? Mm-mm. Pero walang ibang nakapansin? Wala. Ikaw lang na, ikaw lang na. Yung sinabi sa amin? Di ko lang kung makasigaw ni Diana eh. Pero anong pagkasigaw ni Leo? Anong sigaw niya? Kasi parang, yeah! Kasi parang, yeah! Yung gawa na. So, umulit? Mm-mm. Yung banta kay sa likod ng bahay ni Nat Lola. Yung mga manok. Ano yung... Duwindo siguro yun. Tapos? Tapos yung third day naman, dun na yung ano, yung nakita kong hindi ako makatulog, doon na din ang umiyak si Janie. Yung umiyak na rin ako? Mm-mm. Di ba sa... Ay, so, yung meron pa yung dumaan sa bintana, sabi niya. No, wait lang, sa third... Fourth day ba yun? Wait. Sa, yun din pala, di ba nung sa may araw din yun sa second day, dun ko din na narinig yung di ba natutulog ako. Parang narinig akong naglalakad papunta sa akin na parang mani yung paa, yung parang basang diba? Malagkit. Parang... Di putik? Yung ganun. Kumagnan siya. Paano mo narinig? Saan siya nakaapak? Sa sahig. Diba nakaganyan ako matulog? Kasi nga nanonood ko ni ate ko na ganyan ako. Biglang nalimpangatan ako sa tulog na parang naglalakad papunta sa gilid ko. Dumidikit-dikit yung paa. Oo, parang malagkit lang siya. Malagkit siya. Alam mo yung parang galing ka CR. Tapos yung sir bumababa dito. Tapos naglalakad ka yung nakapaas. Parang ganun-ganun. Tapos pero dahan-dahan. Tapos naglalakad. Tapos tulog na. Tulog na lahat. Oo, tulog na. Di ko lang kasi dyan, nakatulog niya din, no? Pero may ilaw ba doon sa kwarto, no? Hindi, napapatay. Napatay niya. Ano, pinapatay? Eh, kami, wala kaming ilaw din sa kwarto nun. Ah, nakatalikod ka doon sa naririnig mo o nakaharap ka? Nakaharap ako nun. Hindi nakita mo yung, ano, hindi na, titignan kong gano'n din. Hindi, may minahap na silip mo na ano'y nagan. Hindi, madilim talaga eh. Ito, no? Hindi ako ganyan ako, narinig ko, biguan ako. Dapat inanam mo yung isang kumay, isang mata. Antok na antok na din ako noon. Tapos, yung sa third day naman, yun na yung ano, diba? Ano, nakadress naman ako noon na blank. Lahat tayo na nakadress eh. Kasi yung ano, diba ngayon mga titas ko. Yung umiyak na kayo, lamigo muna doon sa nato, tayo sa beach. Galing tayo na sa beach. Hindi, nakadress pa ako noon eh.
Oo nga, eh, anong gali tayo sa beach, di ba? Nakita tayo. Fourth day na yun. Yun yung ano, yung umiiyak si Jana eh. Yung umiiyak na si Jana. Iyak na iyak si Jana. Tapos ikaw. Tapos, bakit umiiyak? Tinanong namin. May nakita raw na ano. Basta yan, sige, yun na kung ito third day. Tapos yung, ano na, get fast forward tayo sa gabi na. Kasi nung ano, mga siguro 8 pa lang nun, hindi ako makatulog. 8? Nakahiga na kayo? Oo, kasi mabuhay na tutulog, diba? 8, ako din makatulog, nakagyan lang ako, sinusubukan ko, nakastate akong ganyan, no? Katapat ko yung salamin, tapos hindi ako makatulog, sobrang lamig nandito ko. Parang iba yung lamig sa electric fan, sa lamig sa naramdaman ko. Ganyan, ganyan ako, tapos di talaga makatulog. Si Jana, no? Alam ko, feeling ko, tulog na siya noon. Katabi mo siya? Oo, habang gumaganon-ganon pala ako. Ano na siya, nag-sleep paralysis na siya. Habang gumaganon-ganon pala ako, nakikita niya na yung... Naririnig ko siya. Kasi ka, malay ka pala tutulog lang ako, sakit yung ulo ko noon. Tapos yun, diba, di ako mapakalig, ganyan ako, hindi na. Tapos, ano, nung narinig ko yun na, Si Jana? Nakikita niya na yun, ano? Siguro. Nakikita na yun. Nung hindi na ako makatulog nun, tumitingin-tingin ako sa paa ko, sa paanan ko, tapos may bintana. Kasi parang, ewan ko, parang feeling ko may nakatingin sa akin dalawa, na ano. Ditingin ako sa paanan ko, siya ganun-ganun ako. Pero wala naman. Tapos, nung narinig ko na kasi siya na umiiyak, sinabi niya na sa akin, nakita niya may naka, ano daw sa may paanan ko, nakatingin sa akin. Okay, pala naramdaman mo malamig. Tapos mayroon din daw nun, nakita si Jana sa may bintana. Eh, ibig sabihin, iba yung nasa bintana, iba yung nandun sa... Oh, bali dalawa. Tapos dun, naalala ko, nandiyo pala sa ano, second day, yung nakita ko yung ano, yung siya. Pagka, naalim po nga nandun ako nung gabi, tapos tinry kong nagising ako, diba, nagtakip ako. Tapos parang tinignan ko sa kumot, kasi medyo manipis lang yung kumot. Tapos nakaganon sa akin ng lalaki. Ganon? Hindi ba nakwento ko ngayon sa inyo? Nakagano ko s... Pero nakatakit ko ng kumot? Oo, para ano, para kung nalang din niyo nakikito. Wala rin matatag ako, nas ganoon ako. Tapos nakita ko nakaganon talaga siya sa akin. Nakatayo doon sa kutson? Sa gilid ko. Sa gilid ng ano? Oo, nakagano ko. Mataas, matangkad? Oo, matangkad. Ano pa nang, diba, nakagano ko sila, kinocompare ko. Kung ano, kung may nakatayo ba talaga, wala pa. Ah, tinatanggapin mo. Oo, parang maliit lang. Ganun, parang, pag ginaganon ko, wala. Pero pag ginaganon ko ng kumot, nakikita ko, nakaganon siya sa akin. Hindi, ibig sabihin, hindi makakita sa ano yun. Sa mata. Oo, sa mata. Pag tinanggal mo yung kumot mo, hindi mo makikita. Pero, pag inaano mo yung kumot mo, nakatakit, yung aninag, naaninagan mo. Hindi nakaganon sa akin. Ano, itim? Itim yun din. Itim din siya. Walang mukha? Wala. Hindi mo maano ang mukha? Hindi. Ano yung buhok niya? Ano yung tsura? Basta, ewan ko yun. Basta buong itim lang talaga siya. Puro itim lang? Di mo halata yung itim. Tapos, pinuto din sa akin ni Jana, diba habang nag-sleep paralysis siya? Ano yung sleep paralysis? Yung kwari, tulog hindi siya makagalas. Yung parang, biglang nagising ka sa, yung diwa mo gising, pero yung katawan mo tulog, nakikita mo yung paligid. Paligid mo, pero sa totoong physical na katawan mo, nakatulog ka. Tapos nakikita niya, di ba, nag-sleep paralysis. Nakita niya yung lalaki sa harapan ko na ano, tumatawa. Sobrang lalim daw ng buhok, sobrang laki daw ng katawan. Ah, ganun? Tapos nagbe-pray na daw siya nun, pero tinatawanan lang siya. Basta may sinasabi pa daw yun eh. Tapos, ano yung mukha na, sa ano niya, anong itsura ng mukha? Itim lang din ang sinabi niya, itim na lalaki. Ganun? Nakatayo sa harap ko. Tumatawa. Gabi talaga, iniwan niyo ako. Natatakot ako eh. Tapos gumagano-gano pa kayo pintuan. Ang tug-tug-tugs ako. Yung nangyayon ni Jana doon sa may panan mo, malaking... Yung nandun sa bintana, yung tura na yun. Ganun din. Itim din daw siya na lalaki. Tapos, ano po kung nangyari ko? Sa bintana? Sa bintana, nandun lang siya. Sa bintana, diba yan, kinabukasan. Kinabukasan doon. Sa bintana tayo doon sa ano, Estudante. Ay, sa estudante. Ay, di, kina Tito Libby. Oo. Tumunta tayo. Tapos,
Nung pagkabalik, din nung sinabihan kami na, ba't nyo hindi mo bukas yung bintana? Sabi ni Tita Mary Ann, tapos, pagkawin natin. Naalala ko yun. Sinabi ni Tita Mary Ann, ba't nyo binuksan yung bintana? Di po namin binuksan, pero nakabukas na daw siya. Pagdating din namin, nakabukas na siya, di ba? Hmm. Nung gabing yun, di namin binuksan, ba't namin bukas? Di namin abot yun. Ang daming gamit dun eh. Tapos? Nakabukas lang siya eh. So, di pa namin alam na nakabukas yun. Yung ano na yun, habang may tao pala siya nun. Tapos nung kinagabihan din nun, feel ko ulit na may nakasilip. Tapos nakitaltok sa bintana na nakasilip. Tapos yun, nakita ko siya. Ano tsura? Yun, itim pa rin. Nakatingin? Kung di nasa labas yung nakasilip, nasa labas ng ano ng bahay. Mm-mm. Pag ganun, puro itim lang. Oo. Nakurutin yung ulo. Oo. May maliwanag kasi yung labas nun eh. Medyo may ilaw ata sa labas nun. O may sinag yun kasi galing doon sa makabilang bahay. Oo. Tapos na, ano din? Di, kung natutulogan, ano ni Chora? Di sumalis doon. Oh. Di naman, ano, wala namang ginawa na. Wala naman. Din lang siya. Tapos sa mag-umaga. Tapos yun din, nung ba yun? Paalis na din ata tayo doon? Doon tayo sa kabilang room nun ah. Nilipat na kayo doon sa ano, pinalipat na rin. Mayroon din ako nakita ano yung galing ako nun sa may lamesa, tapos sumilip ako sa ano, sa... Ayun doon, ata tayo na sa ano, quarter nila JL nun. Oh, yung double deck? Doon, no? Tapos sumilip ako nun sa may higaan namin dati. Nakita nito ko doon na ano, doon pa rin siya, pero ano yung mga hapon siguro. Doon pa yun yung shape niya, tapos... Natignan ko ganun, ando doon pa rin, tapos nung lumabas na ako, wala na yung shape. Ano yung shape? Shape ng tao. Ano na yun, nahahapon yun ah. Kaya nga. Nandun lang naka-steady siya doon? Nung nakita ko siya noon, nandun siya, pero nung lumabas na ako para tignan, wala na. Maring wala, di mo nakita. Maring di mo lang na, di mo lang, kasi di ba sabi mo, nakahiga ka. Yung ano nakatakip pa ng kumot na aninag mo siya. Pero pag natanggal mo yung kumot, di mo siya makita. Kaya, ibig sabihin nun, sa tingin sa mata mo, di, wala doon, pero nandoon yun. Kaya nga. Sa ano, malakas ang pakiramdam mo, pero wala kang third. Si Johnny meron eh. Oo. So, siya yung nakaramdam, tsaka... Nakakakita ako, nakaramdam. Ako wala akong pakita. Hindi, nakakita. Takot! Sabi mo nakita mo doon. Oo nga, pero di ko lang kung third eye ba tawag doon kasi... Third eye yun. Kasi kung ikumpara mo yung sarili mo sa iba, hindi naman sila nakakita. Wala naman nakakita. Kahit ikwento mo yan, wala pa rin silang may kukwento kasi hindi sila nakakita. Ibig sabihin, yung third eye yan ganyan. Na nakakita ka, yung iba, tao. Aray, kay Choy.